Alam naman nating lahat na hindi basta-basta pinupulot lang ang pera. Pero may ilan sa atin kung makagastos, wagas. And sometimes, yung mga parang maliliit lang na gastos na yun pala ang silang umuubos ng pera mo. Kamusta, kamusta mga inaanak? Ako nga pala ang inyong all-in-one wealth coach, success coach at life coach na si Ninong Joss. At sa video natin ngayon, isisimplify natin ang 12 pinagkakagastusan mo na nagpapahirap sa'yo. Kung nakapag-like and subscribe ka na, then simulan na natin ang discussion with number 1, the rich look. Sobrang dami kong kilala na kung mag-post sa social media, makikita mo lahat ng damit, branded, yung mga sapatos, puro signature shoes, araw-araw magkakape, kailangan Starbucks. Pero bigla na lang yung magbe-message na, bro, baka naman pwede makahiram, balik ko rin sa katapusan. Galing, diba? Galit pa yan pag di mo napagbigyan. Isa sa mga gustong-gustong pinagkakagastusan ng mga tao is yung rich look na tinatawag. Siguro influence na rin ng social media. Lagi tayong pressured to look like we're living the life. Kaya we spend so much money on branded clothes, signature shoes, expensive haircuts, mga mamahaling jewelry. Also, what? We can look rich? Unfortunately, inaanak, yan malamang ang isa sa mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Bago ka gumastos ulit dyan, isipin mo munang maigi kung bakit kaya yung mga totoong mayaman at successful, napakasimple lang ng mga haircut. Hindi sila masyadong maraming alahas, minsan pa ulit-ulit pa yung damit. Alam ko gasgas na yung example na to, pero some of the world's richest people, tulad nila Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, laging napakasimple lang tingnan, di ba? Kasi inaanak, successful people don't focus on price and brand, but rather they focus on comfort and convenience. Successful and confident na sila at alam nilang hindi nila yan kailangan patunayan sa kung anong brand ng damit ang suot nila. Number 2, latest gadgets and technology. Isa pa to, ang dami rin sa ating hindi naman naliligo sa pera, pero every year bago ang cellphone. Buti pa sila afford yun, di ba? Actually, marami dyan, hindi naman talaga afford. Magkaiba yung may pera ka nabilhin yung mga gadgets na yan sa afford mo sila. Anong difference? Pwedeng may pera ka na bumili ng bagong 8K resolution, Ultra HD, 75-inch, flat-screen TV, pero hindi mo siya afford kung hindi mo naman pala mapagawa muna yung mga sira ng bubong ng bahay mo. Yun ang difference nun. Again, we go back to the people na totoong mayaman. Makikita natin na most of the time, sila hanggat gumagana, okay pa yan. Diba si Chris Evans nga this 2022 lang na goodbye sa iPhone 6S niya? Isipin mo yun, 7 years tumagal yung phone ni Captain America sa kanya. Eh ikaw, hindi ka naman si Captain America, pero tinalo mo pa siya kung magpalit ka ng phone, diba? Number 3, mga impulse purchases. Oh, kakatapos lang ng 12-12. Malamang meron na naman ako mga inaanak dito na pumasok sa office the next day. Tuwang-tuwa pang nagkwento na, nabudol na naman ako kagabi. Proud ka pa, diba? Hindi porket may sale, kailangan mong bumili, inaanak. Hindi ka ba nagtataka na tinawag siyang budol? Hindi mo kailangan ng 7 phone cases at iba-ibang tumbler araw-araw. Alamin mo kung ano ang essentials kasi marami dyan, minamarket lang sa'yo para isipin mong kailangan mo talaga sila. When in reality, they're actually just wants. Kaya nga mag-search ka lang once sa Shopee or Lazada. After nun, paulit-ulit ng puro ganun ang pinapakita sa'yo, diba? Gising-gising, inaanak. Okay? Number 4, credit cards or loans. Madalas, kadikit to ng mga nauna na nating napag-usapan sa lista to. Yung mga utang or yung mga maxed out na credit card. Ang dami sa atin, ginagawang hobby yung pagkaskas at madalas sa mga bagay na hindi naman essential. Para saan? Para makabili ng mga bagay na pagmumukain kang cool. Kung hindi mo sa essentials or sa investments ginagamit ang pangungutang at ginagawa mo lang para makasabay sa pinopromote na image ng pagiging rich, then layuan mo na yan, inaanak. Pag may utang ka, hindi na sa'yo ang buhay mo. Yung pinagtatrabahuhan mo, sa ibang tao na agad na pupunta yan. The truly rich avoid all kinds of borrowed money na nagagamit lang in exchange for instant gratification. Number 5, gym memberships na hindi naman nagagamit. Again ha, emphasis sa hindi nagagamit. Ang dami sa atin, excited na excited mag-member sa isang gym tulad ng Anytime Fitness or Fitness First or kukuha ng 15 boxing sessions sa local boxing gym nila. Hindi yan masama. In fact, ako mismo may membership sa Anytime Fitness. Pero, masama na siya kung hindi mo naman ginagamit. Minsan kasi, nagpapadala lang tayo sa pressure ng friends natin na, tara, gym tayo. Uso yan. Lalo, magbabagong taon na naman.
Kung gagawin mo lang yan para makapag-post ka sa social media na naka-gym outfit ka sa Anytime Fitness tapos may caption na, "This year is my year," or "Health as well," huwag na lang, inaanak. Okay? Again, kung masusulit mo talaga ang gym membership, go ahead, isusupport kita. Pero if magbabayad ka ng 2.5 per month, tapos makakapag-gym ka lang naman once a week, hindi sayang ang pera. If talagang busy, then hindi mo naman kailangan ng gym. Pwede ka naman tumakbo sa labas or mag-workout sa bahay. Ang dami ng routines na pwedeng sundan here on YouTube or on different apps and websites online. Number 6, mga miracle fitness products. Walang shortcut sa pagpapapayat. Wala kang pwedeng inumin na tea or coffee na 1 week lang tunawang taba mo. Walang jacket na pag sinuot mo habang tumatakbo, automatic na dami ang calories burned mo. At lalong walang belt na ilalagay mo lang sa tiyan mo, hihiga ka, tas manginginig and iinit, then liliit na agad yung bilbil mo. Hindi yan totoo. Walang shortcuts when it comes to fitness. Gusto mong pumayat or maging mas fit? Tumayo ka dyan. Tigilan na yung ilang oras na pagbe-benchwatch ng K-drama or paglalaro ng ML. Bawasan na yung mayat-mayang milk tea tsaka chicheria. Go outside, bumili ka ng healthy food, and start working out. Yan lang ang makakapagpa-fit sa'yo, inaanak. Number 7, mga get-rich-quick scheme. Nagkalat to sa social media. Mga trabaho na earn 2.5 per day, manunod ka lang ng video. Find out how, PM is the key. Ang daming ganyan. Isa pang classic example, mga networking na magre-recruit ka lang daw, kikita ka ng 1.5 per recruit na papapasok mo. Basta magbabayad ka ng 5K para maging member. O, di ba? Ah, isa pa, yung mga gusto mong kumita ng 3,000 per hour, join my program for only 1,999 per month. May kasama pa yung mga screenshots ng earnings for the month, $450,000. O di kaya mga picture hawak mga 1,000 na nakapamaypay. Tayo mga Pinoy, masyado tayong mahilig sa concept ng easy money. Madali tayong namamarketan ng products or opportunities na nangangako nito. I'll admit, may ilan naman na legit. Pero most of the time, ang totoong kumikita lang dyan ng sigurado, malaki at mabilis is yung nagbebenta niyan sa'yo. For some reason, patok na patok sa atin itong mga gantong klaseng opportunities. Marami sa atin gumagastos sa mga bagay na nagagarantee ng easy money. Pero as we've said before, hindi totoo ang concept na yan. There's no such thing as a shortcut when it comes to success. Number 8, mga lucky charms or spiritual items. Hindi ka ba nagtataka na kung sino pa yung mga taong walang pera ang sila pang mahilig na bumili ng kung ano-anong mga pampayaman kuno? Yung kukunting pera na meron sila, gagastusin pa nila yan sa bracelet na mag-a-attract daw ng yaman. Gusto mong magkaroon ng ekstrang 1.5? Huwag kang gumastos ng 1.5 sa pampayaman na bato, bracelet, or kung ano pa mang crystal or mineral yan. Same goes sa mga mamahaling rosary, necklaces na may cross. Hindi ko sinasabing masama yan. Pero kung gusto mong malayo sa kasalanan, hindi gold chain cross around your neck ang magdadala sa'yo dun. Hindi mo kailangan ng mamahaling alahas para maligtas ka sa kasalanan. Maging mabuti kang tao, okay? Number 9, mga games and yung in-app purchases. Naalala niyo pa ba yung Candy Crush? Alam mo bang at its peak, yung company na yon was earning $3 million per day from people na bumibili ng extra hearts or diamonds? That's approximately 150 million pesos kada araw. Ikaw, inaanak, sa totoo lang, mahilig ka sa Mobile Legends, COD Mobile. Magkano nagagastos mo kakabili ng skin, battle pass, or kung ano pa man yan? Ang laking sayang sa pera nun. These games are designed to get you addicted and keep you playing. Pag wala kang self-control, napakadaling ma-brainwash into thinking that you need to spend 700 pesos para lang mas magandang itsura ng hero or character mo. At ang mas malaki pang cost maliban sa pera, yung oras na nakakain ng paglalaro mo. Ang dami sa atin, magsasacrifice pa ng tulog para lang makapaglaro. Yung iba, libu-libong oras ang nasispend nila per year playing just one game. Nasabihin pa nila rookie numbers yan, di ba? Walang masama sa paglalaro. Ako mismo, gamer ako. Pero pag tayo na addict, diyan pumapasok ang problema. Number 10, pagpa-party sa club. Ang saya mag-party, di ba? Pagdating ng Friday, stress reliever. Tumas muna tayo or BGC. Tas para mas cool, order tayo ng drinks. Yung may fountain para pinagtitinginan tayo ng mga tao. Sarap. Pero alam mo kung ano hindi masarap? Yung babalik ka na naman sa trabaho sa Monday tapos kakayod ka ng isang buwan para lang ma-afford mo yung feeling na yon for a few hours. Tulad ng paglalaro, hindi naman masama ang mag-party or uminom once in a while.
Pero if you're spending thousands of pesos every weekend para lang magmukha kang mayaman sa mata ng mga nasa paligid mo who are just as broke as you are, sulit ba talaga yan? Number 11, sugal. Magkano na baloto ngayon? 20, 25 pesos? Sa 20 pesos na lang, let's say tumataya ka isang beses lang araw-araw. 7,300 pesos in a year, di ba? Heck, kung marami kang tinatayaan, sobra-sobra pa. Same concept lang to ng easy money. Masyado tayong na-addict sa mga bagay na sa tingin natin, magdadala sa atin ng instant yaman. Mapa-casino pa yan, loto, mga scratch card, or even your underground na mga weteng. Lahat yan, form lang ng pagsusugal. At ang dami sa atin, addict na addict dito. Kaya nga pumatok yung online sabong dati, di ba? Unfortunately, ang dami rin sa atin sa kagustuhang makamit ang instant yaman na pangarap. Ayun, lalong naghihirap. Number 12, paninigarilyo or vaping. Alam mo bang studies show that yung mga tao na addict sa sugal ay mas likely rin na maging addict sa mga bisyong tulad ng paninigarilyo or pag-vape? Magkano na Yossi ngayon? Sa 8 pesos na lang per stick. Kung nakaka 10 sticks a day ka, 80. Sa isang taon, kulang-kulang 30,000 pesos yan. At ang dami sa atin, hindi lang 10 ang nayosi sa isang araw. Napakalaking sayang yan, hindi lang sa pera mo, pero pati sa oras at sa health mo. Isa na yata sa pinakamasamang bisyo ang smoking. Literal na ikaw mismo ang pumapatay sa sarili mo sa kada hit-hit or hipak mo, inaanak. So please, itigil mo na rin yan. Okay? Before we end, make sure to check the description below kasi may links tayo dyan to our Facebook page, Facebook group, YouTube channel, IG, Twitter, and many more. Kaya follow us there din. And kung nagustuhan mo tong video na to, baka naman pwedeng pa-like, subscribe, and click ng bell icon. Again, ako ang inyong all-in-one wealth coach, success coach, at life coach na si Ninong Just ng Simplify Success PH. Maraming maraming salamat sa panonood, and kita-kits tayo sa susunod nating video.